Okay, magandang gabi po sa inyo. Ang tutorial pong ito ngayon ay natatalakayin natin ay tungkol sa mga na-upload na nating video sa YouTube channel natin na kailangan nating i-edit. So may mga pagkakataon po kasi na na-upload na natin yung isang video and then na-realize natin na meron palang part doon na hindi dapat isama. So, yung YouTube po ay meron pong built-in editor siya na kung saan yung mga upload na nating video ay pwede nating i-trim. Pwede po nating i-blur po yung certain na image kung halimbawa po mukha ng tao. Or pwede din po nating palitan ng background music dahil nga po, kung lalo na kung ito ay copyrighted music yung nagamit natin at gusto natin palitan ng non-copyrighted music. So ngayon po, ituturo ko po sa inyo muna yung paano po yung pag-trim ng video. So first, pupunta po tayo sa YouTube channel natin. And then, ito pong profile icon po natin dito sa kanan. Then to my channel. Then customize channel. Ito pong video manager ang sunod. So dito po makikita na natin yung mga in-upload natin na mga videos. So pipili po tayo dito ng isang video. O, halimbawa po ito. Then, pipili po natin dito sa kaliwa, editor. So nandito na po yung mismong timeline kung saan pwede na natin i-edit o i-trim ang isang video. So, makikita po nyo dito sa baba, meron po siyang, ano din siya dito, part na nakalagay add blur. So, mamaya po natin tatalakayin yung sa blurring po. So, ito muna yung buong timeline ng video. So, halimbawa po, isang natin na konti. Ito sa area na to, yung ating ititrim. So, trim. Ayan. Tapos, split. Tapos, lalabas po yung double-sided na arrow. Idadrag po natin kung hanggang saan po natin gustong i-trim. So, makita po nyo, nag-dark po yung part na dinaanan po ng double-sided arrow na yan. At bitawan po natin yung left mouse button. Tapos, ito po preview. So, automatic na po yan na nakat na po niya yung part na yon. Then, isi-save na lang po natin. Tapos, lalabas po yan. So, pag pinindot po natin yung save, automatic, yung dati pong video na kung saan kompleto pa yon, mawawala na po at mapapalitan na po yan ng na-edit natin na video. So, i-cancel ko na lang po ito. At undo. Clear all. So, sa blurring naman po, para po tayo dito ng so, ano ba, ito rin part, itong part na rin na ito ang i-blur natin. Gawin natin, add blur. So, may panibago siyang window na lalabas. So dito po makikita ninyo may dalawa siyang option, yung blur faces, yung mukha ng tao yung ating i-blur, o itong custom blurring. So ito custom blurring, ito yung ipili natin kasi dun sa video yung subject natin tumatakbo na nakatalikod.
So, ito na yun. Ayan. So, ganun yung agad ng pagbablur. Then, pag na-alam, na-identify na natin kung hanggang saan yung i-blur natin, i-dadan na po natin siya. Then magsisave na po. So, yun po yung sa blurring. Okay. Next, dito tayo sa audio. So, napansin nyo, itong audio po nitong isa kong video ay, ano yan, copyrighted po yan. So, dito tayo sa audio pupunta. Okay. So, ito, napalitan ko na ito kanina ng audio. Ayan. Ito na yung audio niya. Kasi, may mga built-in po na mga non-copyrighted music ang YouTube na pwedeng po ipilian ninyo kung sakaling gusto nyo palitan ng audio. So, kung dito lang po kayo pupunta, add or replace audio, tapos kung halimbawa po ay 3 minutes and 25 seconds yung length ng video nyo, hanap nyo lang kayo ng medyo malapit doon na time. Halimbawa dito, dito tayo sa all tracks. Simulation 25. So, halimbawa ito. Itong isang to. So, nandito po para malaman niya kung anong klase ng music to. Okay. Then, add to video lang. So, automatic na siya. Na yung lalabas dito sa background music. Yung ini-add nyo na, na, ano, na soundtrack. Then, kapag napalitan nyo na, okay, and then save changes, and click save. Click save. Okay. So, hayaan na lang po nyo, pwede pa nyo gamitin, pwede pa rin yung panoodin yung video na to, pero yung pa rin dati hanggang sa hintayin na lang natin siya na nag re-render. And paghintay po tayo ng mga ilang minuto, pag inopen na ulit natin yung video, ang lalabas ng soundtrack ay yung bagong nilagay natin. So that's it guys, yan po yung paano mag-edit, mag-trim, mag-blur ng faces o ng object, at paano palitan yung mga copyrighted music natin sa YouTube. Okay? So that's it. Sana po may natutunan po kayo.